So mga tol, kung matatandaan, ibinalita po natin sa previous vlog natin na may rumor na maglalaban itong si Manny Pacquiao versus Mario Barrios para sa WBC Welterweight World Title. So mukhang totoo nga po na may negosyasyong nagaganap sa magkabilang kampo. Sumabog po kasi ang balitang yan sa mga international boxing website na may nagaganap pong negosyasyon. At nakataya nga daw dyan ang WBC Welterweight World Title. Kasalukuyan nga pong WBC interim itong si Mario Barrios, ginawa namang champion in resa si Terence Crawford matapos umakyat ni Crawford sa super welterweight para labanan si Madrimov. Mismong si Sean Gibbons umano ang nagsabi sa ESPN mga tol na may namumuong negosyasyon sa pagitan nila at sa kampo ni Mario Barrios. Balak umano ganapin ang laban na yan sa buwan ng September. Pero napapabalitaan mga tol, nalalaban muna daw si Manny Pacquiao sa exhibition sa Japan ngayong July. Nagsalita na nga din po si Mario Barrios tungkol sa balitang yan. Aniya, sobrang excited na umano siya sa posibleng maganap na laban nila ni Manny Pacquiao. Isang honor at dream come true umano na makalaban niya ang legend at future Hall of Famer. Parehas nga pong nakalaban ni Manny Pacquiao at Mario Barrios itong si Nakit Turman at Yordenis Ugas. Si Pacquiao, tinalo si Kit Turman. Habang tinalo naman ni Kit Turman si Mario Barrios, tinalo naman ni Yordenis Ugas si Pacquiao. Habang tinalo naman ni Mario Barrios itong si Yordenis Ugas. Kung magkakaharap si Manny Pacquiao at Barrios, sino kaya ang mananalo dyan mga tol? Sa kabilang banda naman mga tol, breaking news nga po, nanalo ang prospect ng super welterweight na si Sander Sayas sa kakatapos lang ng laban niya sa New York. Dinumina niya ang veteranong si Patrick Teixeira dahil sa panalo ni Sayas mga tol, nananatili pa rin siyang walang talo. Umabanti na ang record niya sa 19-0 with 12 knockouts. Habang panalo naman po dyan sa common event ang naghahamon noong nakaraang kay Naoya Inoue na si Bruce Carrington. Nagpakitang gilas nga po si Carrington sa harap ni Inoue na nandoon mismo sa venue. Dalawang beses pinabagsak ni Carrington si Brian DeGracia at tinalo niya ito via 8 round technical knockout. Matapos manalo ni Carrington, na interview po si Carrington at binanggit ang pangalan ni Inoue. Gusto daw niya makalaban si Inoue sa future. Bigla nga pong nag-walkout si Inoue habang nagsasalita si Carrington. Sa ibang banda naman mga tol, matapos magpahayag ni Devin Haney na hindi pa daw siya nabayaran sa laban niya kay Ryan Garcia noong April 20. Pati pala si Ryan Garcia mga tol, hindi pa rin pala nabayaran. Post nga po ni Ryan Garcia sa kanyang social media accounts, "Still no payment Golden Boy Promotion and The Zone." Sinabi naman ni Devin Haney, "Same." So bumuelta naman si Oscar De La Hoya mga tol, at sinabing bayad na daw sila Devin Haney at Ryan Garcia. Alam daw yan ng kanilang mga manager, nasa kontrata umano yan. Kaya matuto daw sila magbasa ng kontrata at wag daw puro social media. Sa ibang balita naman mga tol, former 3 Division World Champion General Casimero nakasama ang mga sikat na social media influencer. Pumunta nga po si Casimero sa event ni Boss Toyo para sa opening soon sa museum. Pati mga sikat na rapper at artist nakasama din ni Casimero.